Hello guys, kung bago ka pa lang, like, subscribe, comment, share, at ilagay natin sa playlist. Sa ating spiritual life and random topics like 2024, 2090 to 2100s. Okay. So, sa bakit, alam mo dahilan bakit ito ang kasawa ng maga. So, naghanda tayo guys, pregnant father, entering parenthood together. Yan, mga mas, buo at masayang pamilya ganito. Yan. Kasi kung mag-anak ka ng dalawa, apat kayo. Asawa mo, ikaw, at dalawa mo anak, apat lahat. Kung tatlo, lima. Kung apat, anim kayo lahat. Diba? So, yung handa ng second pregnancy. Yan. Yeah. To be successful, fertility patient. At kung may bata ka na, kung lumaki, how to talk your, confidently talk your child with sex. Or sex. Kung ano talaga yan. Hanggang malaki na, magsusaway ang bata. Walang ganun. Raising respectful kids in a rude world. At eat this. And when you're expecting, not this. Totoo ito, mga gulay, prutas, mga chemicals, kung mag-craving ang doktor to. Kano lang to? Squinta, 49 lang. Ito. Galing to sa Amerika eh. Ano, ito mga book sale. So, yan nga talaga i-plano yun. Eh, yun lang balik natin kanina. Yung may 650 ang sawad niya sa asawa. O pili siya ng karne, puro chicken araw-araw. O, baboy, 300. Lati na, then magbili pa ng kanin, 150. O, 3 kilo sa isang araw. O, kape, ano pa, asukal. Diba, ganun, mga tinapay, mga cheese. So, kung di ka marunong mag-budget, ang sahod mo, nandun lang sa pagkain. Sa CR lang iyaman. Doon, may bayarin tubig ba, kurente, anong iipon mo kada araw, ano pa iipon mo para negosyo. Then, wala ang iba, walang alam na nagkakasakit pa sa mga kinakain nila, di ba? Processed food, corned beef, beef loaf, noodles. Kasi nag-iipon eh, kailangan din magtanim-tanim sa labas para may mga dahon na gulay. Dito may mga gulay dito. Ang bawal din dito sa magbubuntis. Okay, dito ha. Yung sobrang kape. Mga kape, sobrang chicken, ice cream. Dito na yung mga rules dito eh. Ang baby, paano, saan ang vitamin C. Sugar, iwasan yung sobrang sugar. Sobrang hot dog. Oh, iwasan tong hot dog. Oh, avoid yan, yung mga buntis. Nitrates, kailangan iwasan mo, mag-yoga ka. Yun, marami kasing pag-aaralan eh. Ganito pala, no? Mga folate, ganito o, mga gulay. Yan, paano kakainin? Mga isda lang karne, ganito o. Mga, papakita ko talaga ha. Yan, pag may buntis ang baby. Ay, buntis ang babae, pretty sugar, ganun yung mga chocolate, moderation lang. Chocolate, totally safe, artificial sweetener. Sugar, pretty bad talaga, mga fried foods. Bad siya, kasi sobrang maalat. Ewan, tignan natin ito. Yung kape, bawal talaga yung sobrang kape. Ah, ito. Mga vice squad, ito. Mga vice squad, ito, mga bisyo. Kape, sigarilyo, alak, kape, sigarilyo, soft drinks at alat. Ang kape, buy in moderation. Black coffee, alcohol, really bad. Smoking, really bad. At yung soda, soft drinks, pretty bad. Na, ano, hydrogenated oils, yung mga tinapay. Ha? Oh, nana. Oh, yun pala na kailangan talaga na alam mo sa isang buntis. Sa babae, hindi niya alam niya kain siya. Hindi niya alam yung kinakain niya, inom na kape, soft drinks. Sabi ng nanay na ano, expert sa panganak, kunti lang daw kakainin para di masyadong malaki ang tiyan ng baby o sarili mo. Mag-exercise, magdarasal. Wala kasi silang alam eh, walang libro, ayaw nila magtanong. Alam na nila daw lahat, puro lang sila games, habang nabubuntis. Nag-yosi-yosi yun. Ayaw kong ganong lifestyle.
nagiinuman doon kahit saglit-saglit, kunti-kunti lang daw habang nabubuntis. Ayaw natin ng ganun. May mga vitamins pa na mga folic acid para ma-develop ng maayos ang baby, mag-breastfeed yan. May mga magnesium yan, vitamin C, mga ganun. Dami eh, chocolate. Yan, iba walang alam. Iron, the blood maker. Dito, folic acid. Yan, ano bang meaning sa folic acid sa development ng baby mo? Na walang alam kasi, puro lang tuyo doon, noodles lang, corn beef, nagtitipid. O, karne, itong vitamin D, skin developer. Mga yan, gatas, huwag sobra, isda, itlog, karne, chicken, at oats, at saka olive oil. Yan, totoo, magastos yan, ilang buwan. Omega 3, o ano ba tong omega, mga, tawag ito, basil, yan, may mga yogurt, walnut, kalabasa, yun, dami, halo-halo. Dapat ibasan yung bisyo, apple, cheese, wag mong ini, magbuntis ka, ganito mga gagawin mo. Eh, wala, eh, puro prito eh, puro sobrang kain ng tinapay. Mga iba wala kasi alam eh. Sa kain lang ako, tinapay, kain tinapay. Yun lang din, may ilag sa mga prutas, puro karne, chicken, di ba, baka. Wala kasing balanse eh. Nutrition, walang nakukuha eh. Walang alaman, nagmamadali, walang pera, walang alam, hindi alam anong gagawin, may attitude pa, hindi pa nagbabago, mahirap. Yun na, yung mga sinasabi ko ngayon, maraming ganitong tao ngayon, mga sinasabi ko ganito, nagmamadali, walang panahon, pero may social media, may pang games, ayaw nilang mag-aaral, gusto nila, magbibisyo lang sila, mag-uupo-upo lang, walang planong negosyo, walang pang-ipunan, hindi alam ang mga kinakain. Alam naman natin, sa kung alam mo, you are what you eat, and di ba mahilig kasi mahal lang gulay, mahirap daw, wala lang panahon. Yun lang din, hindi ko lang intindihan. Pag umaga, nagmamadali ka, kape ka lang pag umaga, kasi tagal ka natulog. Siyempre, anong mangyayari nun? Constipation pa. Hindi pa nag-aaral sa mga doktor. May bata nga. Hindi mo magsabihan. Tigas-tigas ng ulo. Yun lang din na. Yun lang din pala na. Oh, period. Hindi ko naiintindihan. Oh, vlog tayo. Dinadal pa kita na iya si Buyet. Yun lang din na alam nyo. Talaga, pakahirap. Hirap talaga i-explain. Kung malaman lang natin ang katotohanan ng buhay, talagang nakakalungkot. Talagang, kung alam mo lang na, alam mo, malayo lang pala sa reality. Then, tapos, kung hindi mo maintindihan ang sitwasyon, wala. Sabog talagang utak mo. Wala. Sakit-sakit. Wala kang pera. Yun ang most common. Walang pera, nagkakasakit. Tigas ng bata doon, wala kang matirahan. Wala kang trabaho. Ano, yun ang major common problem ngayon. Daming problema. Walang libro. Ayaw magbasa. Ayaw nila nga ang Bible eh. Ayaw nila. Bible nila doon. Mag-yosi lang sila doon. Mag-aalak minsan. Nagdodroga pa doon. Pero walang pangbili ng tsinelas. Ang iba doon. Mga ibang tao ba yung karamihan? Ayaw nilang magsabihan, maghingi na sila ng tulong. Yun lang din na, bisyo pa lang guys. Ako, ubos ng pera mo. Pera mo, ubos na sa alak. Oh, you di ba it? Ubos na alak. Ubos na sa sigrilyo. Totoo, may supporter tayo dito. Oh, sabihin natin si Sir Buit, sabi niya, ubos ang pera. Totoo, kahit may trabaho ka, eh, paano na lang kung paano na lang kung may pamilya ka pa, then may bisyo ka pa? O paano na lang? Wala na. Then ang iba, wala pang trabaho. Hirap ng trabaho. Pahirapan ka nga. Then, oh. Then, iligrahan mo sila. Ayaw nila magnegosyo. Ayaw na nila. Puro lang. Gusto nila si God Yahweh, nasa langit.
bababa sa kanila para magbigay ng blessing sa kanila. Hindi naman natin mamamagic lahat yan. We cannot demand the langit, dinidiman ang langit na bigyan mo na ko ng blessing. Ayaw sila ng lottery, ayaw nila lahat. Gusto nila, ah, kaming tama eh, marami kami eh. Ayaw nilang magsabihan, ayaw nila. Yun lang din na, iba daw ako sa kanila, weirdo. Iba daw ako sa kanila, weirdo. Totoo, sabihin natin lang, weirdo tayo, kakaiba tayo sa kanila. Pero ayaw natin na masaktan. Ayaw natin na magkakaproblema. Kaano niya yet, o maya? Oh. 5 minutes na lang. Oh, 5 minutes na lang. Yun lang din na oh, vlog love. Oh, mamaya kain na tayo, 5 minutes na lang. Yun lang din ang masakit na katotohanan talaga. Hindi mo ma-explain, hindi mo mapaliwanag kung paano, kung siguro mga kabataan, hindi siguro nila alam, o siguro nagmamagaling na sila. Hindi pa naman ganun. Hindi naman talaga ganun ang reality, hindi naman talaga ganun ka-easy. Gusto lang nila, wala lang, may layo na dun, okay lang. Kakainin na ako, wala lang silang pakialam, basta perfect na sila, may alam tayo. Sige, wala naman tayo, 2 minutes na lang. Gusto nila na, kain ang kain lang sila doon. Wala nila, hindi nila alam yung ginagawa nila. Basta wala, hindi po check out sa doktor, wala. Oo. Medyo maubusan tayo ng... Magsalag eh! Oh, yun lang din na... Ayaw nila na mga... Ayaw nila na mga ganun. Ayaw nila na yung advice. Ayaw nila ng doktor. Ayaw nila lahat eh. Pero gusto ko lang yung gusto ko lang. Pag may bisyo ka, kahit buntis na, bawal na eh. Yan. Paano ma-develop yung matino na bata? Wala. Ayaw nila na breastfeed. Ayaw nila lahat. Kasi kami, ganito. Ganito. Yun lang, sinasabi ko to para iwas kayo problema. Para hindi kayo, pag laki nyo, pag tanda nyo, piliin nyo rin yung tamang tao para hindi kayo magkakaproblema. Ngayon, maraming tao na ganitong problema in counting. Diba? Million na tao. Sobrang daming tao ganito na ngayon na mindset. Ayaw nila maniwala, puro lang sila TV, games lang, bisulas na doon. Laro-laro lang sa mga mobile games. Boom. Ano bang milyones ang makukuha mo doon? Kung ilan bang walang ang planong bisyo doon eh. Yung pang bisyo mo lang, ubos ng pera mo. Di ka na makanegosyo. Then, yun lang din, papasok pa mag-scandal pa doon, papasok pamilya pa din, may bata pa din. Paano nila buhayin yung sarili nila, yung pamilya nila na may bisyo nga, ubos ng pera mo, magmamanok pa, wala na. Kung ito. Yun lang din na ngayon, ang reality talaga ngayon is so hard. So hard, hindi mo ma-expect, hindi mo maintindihan. Kung magtrabaho ka rin, may magnanakaw doon kung may pera ka, nanakawin ka rin sa iba. Mga randing in tandem, mayroon. Yun lang din, maraming adik ngayon. Wala na. Yun lang din na. So, yun lang po guys, masasabi natin na be aware, be careful for this time. Kasi, iba walang pakialam. Walang pakialam nga sa sarili nila eh. Paano ba ba yung pamilya nila? Walang nga silang paki sa sariling buhay nila eh. Ipapasos pa sa pamilya nila. Yun ang dahilan na dumadami ang ganitong sitwasyon. Dumadami ang pasawain. Ako. Kasi pasok na ng droga kasi sa kahirapan na daw ng buhay daw. Wala, yun. Sa simula yun. Nang ganun nangyari. Sa simula yun. Wala silang guidance. Ito mga sinasabi ko, guidance lang to ha. Guidance lang to. Hindi tayo nagsisermon ito, pinagalitan kong tao, hindi. Education to, kalaman to mga sinasabi ko, hindi to siya pananakit. Ibang tao. Yun lang din ang yun lang din kailangan natin na mindset na mayaman. Kailangan mong mag-isip tayo, hindi tayo magtala sa bukso ng katawan at isip.
So yan ang ginagawa tayong tao. We are humans. We are not animals, we are humans. We are intelligent, we are professional. Makaplano tayo, di ba? Yung mga hayop doon, anong nangyari doon na agad, di ba? Pero yung mga hayop, di yan nagbibisyo. Ang sa kanila lang, pagkain lang. Pero yung style nila, pag may pagkain, pagtapos ng kumain, tulog na, di ba? Pahinga na. Yung mga tao kasi may bisyo pa eh. Ilang beses manigrelyo, ilang alak araw-araw. Diba? Kain ng marami. Walang ipon. Sa ilang trabaho. So like, subscribe, comment, share, love you, peace, love you. Thank you po.